When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. Hello guys, this is Miss Bella. I have to introduce my new me. Okay, so before guys, my weight is almost, pagpayat ako, 38 kilos. But yung normal weight ko talaga is just only 40. More or less 40, yan lang yung pinaka-normal. But nung mga anak ako, 46, 47, ayan. So, last week, 46 to 47 ako. So, yung isang linggo na yon, naglalaro lang siya sa 46 to 47 kilos lang ako. Okay? So, after a week, because I tried my new diet, so, hindi ako nagpapakabusog. So, umayot ako ng 2 kilo. So, I am now 44 kilos. So, look at me. So, just imagine kung nasa 46 to 47 ang timbang ko. So, saan na kaya ilalagay yun, di ba? So, ito pa lang. Grabe, ano na yan, guys. Ipit-ipit na yan. Okay? So, walang hingahan, na. Yan, normal. See? Para akong buntis. So, this is new me right now. And last year, so, nag-start ang pandemic. So, syempre, hindi ako makalakad-lakad o makalabas-labas dahil nga takot ako. So, ngayon, natenga ako sa bahay. So, natenga ako. So, hindi ka masyadong nakakagalaw. At syempre, work at home ako. So, online. And lalo na po yung mag-start ako mag-YouTube. So, lagi lang ako nakaupo. So, parang napapansin ko, after 3 months na ganun lang yung work ko, so, hindi rin ako nag-weights. Wala talaga akong ginagawa. So, parang tumataba ako ng tumataba. So, dahil ko naman siya na dahil may hika ako, nung payat naman ako last 2 years ago, hindi naman ako nahihirapan huminga. So, akala ko lang is inaatake ako ng hika ko. But, lately, nung medyo pumayat ako kahit 2 kilo, guys, medyo yung pakiramdam ko is gumaan ng konti. So, pag umakyat ababa ako sa hagdan, nabawasan na po yung aking paghihingal. So, malaking tulong yung ginagawa ko, which is parang normal lang. So, last time kasi mahilig akong kumain ng kanin. So, matakaw talaga ako sa kanin. Kaya, ito nga, ayan ha, nakaipit pa yan, guys. Nakaipit pa yan. Look at it. Ayan, nakaipit pa yan siya, no? Hindi yung suso ko nakaipit. Ayan, nakaipit yung aking chan. You know, para akong buntis. O, tingnan mo, hindi ako huminga, ha? Malaki pa rin siya. So, siguro naman nakita nyo yung picture ko nung payat ako. So, talagang malaki ang difference, diba? So, hindi ko akalain na tataba ako ng katulad nito. So, ayan guys, look at this. Look at my back. So, diba? Pagka naipit na ipit yung dito ko, kasi nakapang exercise ako. So, ipit siya. Ayan, halata mo, alam ko na medyo tumaba ako kasi yung aking likod is yan. So, kahit anong gawin ko dyan, nandyan na yan. So, hindi ba siya walang shape. Look at me, wala akong shape. See? Okay, pagpayat kasi ako, dito lang ang malaki sa akin.
And dito, wala naman. Okay? And, look at my braso. Diba? Macho. Macho siya. So, talagang maliit talaga yung dito ko. And dito noon, lalo na kasi payat ako. So, nung tumaba ko, na ano ko na, mabilis pala lumaki yung dito. Kaya na-realize ko na tumataba talaga ako. And then, nung magtimbang ako, oh my God, it is 46 kilos. So, nagulat ako kasi nga, ang normal na timbang ko is 40. 38 yung pinakapayat ako. And then, 40 yung pinaka-normal. And then, tumaba man ako, nasa 41 hanggang 40. 41 lang. Pero pag 42, 43, ayan, pataas. So, yun yung timbang ko nung mga naka ko. Yung baby ko is 9 months pa lang sa tiyan ko. Malapit na ako mga anak. So, diba guys? Look at me. And yun na guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ginawa ko, kung bakit ako pumayat ng 2 kilo sa loob ng isang linggo. Siyempre, totoo nga naman yung stress, di ba? Kasi pag stress ka, wala kang ano eh, yung magiging hobby is kain ka ng kain. So, ang nangyari sa akin, which hindi naman ako gaano stress, meron naman akong stress kahit pa paano, pero hindi ko pinapansin. So, ang ginawa ko, para hindi ako trinay kong mag-minimize ng rice. So, akala ko hindi ko talaga kayang mabuhay ng walang rice sa buhay ko. So, trinay ko, well, nung nandun ako sa country ng aking fiancé, it is 3 weeks na wala akong rice talaga. So, parang, alam mo, parang may kasalanan at binigyan ako ng punishment. So, yun ganoon. So, grabe. And then, syempre, doon kasi mahilig si mama niya na magluto. So, like a princess, diba? So, grabe. Well treatment talaga niya ako. So, yun. Kaya lalo akong tumaba. Nagpunta ako doon is very, ano talaga ako, very... Hindi naman siya thin kasi nagwe-weights ako noon. Maganda yung dating ng katawan ko. But, sad to say, after 3 weeks, nagbago yung aking shape. So, tumaba ako. And then, pagdating ko dito, dahil nga, ang hirap nga palang mahirap mag-diet, guys. Grabe. So, parang, ayun, yun na yung start na pataas ng pataas yung aking level ng... Look at my look at my daughter. So, di ba? Sino mas malaki sa amin? Naka ano kasi siya? Gara! Alaga, nandiyan ang baby ko. Ay, di ba? Umahabol din siya sa akin. Dahil hindi ko na nga makontrol, ayan, naging ganyan siya. Pero hindi pa talaga, dahil last, nung mag-quarantine na talaga, yun na yung umpisa kasi hindi na ako nakalabas ng bahay. So, ayan, see? Grabe, ibang-iba talaga yung, ibang-iba talaga yung changes ng katawan ko. So, ang ginawa ko lang, kumakain ako ng 2 egg every morning and lunch. At saka, milk lang ako niyan and banana. And sometimes, cereal. So, yun lang yun. Trinay ko talaga. Cereal diet. You know, kasi ang cereal diet is, ang cereal kasi full of protein. Diba? Protein. Dali. So, yun ang ginawa ko. And, I am happy naman eh. So, siya kasi gusto ko rin siyang mag-diet. Kaso lang, baby pa kasi. No? Baby pa kasi, kaya, siguro maybe next time. Ayaan ko muna siya. Kasi dumaan kasi siya sa pagiging obese. So, kaya siguro yung katawan niya is magtabain. So, ayan, back to our cereal diet. And, guys, 1 to 3 days, medyo nahirapan ako, ha? Kasi may work ako.
ang work ko kasi is very heavy sa restaurant. All around kasi siya. So, kumbaga parang, and tsaka wala pa talaga yung break time. So, from 9 to 3 to 4 sometimes pag meron kaming overtime. So, nakakakain na ako almost 4 o'clock p.m. Walang lunch. Yun na yung pinaka-lunch ko. So, syempre, dahil sa umaga, hindi ka kumain ka man. So, syempre, naubos na yung energy mo dahil nagtatrabaho ka. And paruot pa rito yung trabaho mo. So, kumbaga, parang gutom na gutom ka. Tapos, biglang pagkakain ka is yung, alam mo, yung isang bandihado kulang pa. No? Kasi, very empty yung ating stomach. And yun yung nangyari. So, kaya bigla ang taba ako na talagang umabot na ako sa 46, 47. And ito nangyari sa akin. Ganyan na siya. Ayan. Dati yan, very flat talaga yan dati. So, okay. Ganyan. Eh, kasi maliit ako, diba? So, kaya very conscious ako sa katawan ko. Kasi kung tumaba pa ako ng paganyan, hindi naman magandang tingnan. So, kaya very ako, nag-worry talaga ako, lalo na pag ano. So, ito, but I am so happy that siguro, depende sa katawan natin kung ano yung mag-fit, diba? Kung siguro dun sa banana diet or sa egg diet, hindi ako nagtagumpay. So, ayan guys. Wait lang. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng anak ko. So, later makikita ko yun. Ito po yung aking cereal. Ayan, cereal. Ang laman po niya is mga sesame seeds. Of course, oatmeal. Crackers. Fruits. And ano pa ba? May flour siya. So, more on siya. Yan. And milk. Okay? So, just 1 cup lang, guys. So, ang ginagawa ko, kinakain ko siya tuwing sa hapon, sa gabi. So, yun lang yung aking pinaka-diet. And then, sa umaga, nilagang egg naman. Kahit isa lang. Opo. And, syempre, mga vegetables, mga bawat kasi sa lunch, yung after, sa work nga, after work, syempre kakain. Ang ginagawa ko, uuwi, sa bahay na ako kumakain. Kasi, pag sa loob ng pinagtatrabaho na ako kakain kaagad, syempre maglalakad pa ako pauwi, so magkakaroon naman ako ng appendix. So tinigil ko 'yun. Sa bahay ako kumakain at inuuwi ko na lang yung pagkain na binibigay nila sa akin. So ano nangyari? Syempre, no, gutom ka. So doon ko siya kinakain, pero ang ginagawa ko ulam, tsaka gulay, okay, yung, or kaya mga fresh salads, tsaka yung ulam na binigay sa akin, and no rice. Kung magra-rice man ako, just, ito lang, maliit lang siya, ganyan lang siya. Maliit lang talaga, and ganyan lang. So, parang, kasi maliit ang kumo ko. Yan, maliit lang talaga. Hindi katulad dati, na yung isang bandihado, siguro, okay, kung i-calculate natin, it is 1/4% na lang yung kinakain ko sa isang kumo. So, yun yung naging diet ko pa this
this past few days and or weeks. And just week na siya. Oh, okay. So ayan, actually hindi pa talaga siya bumaba kasi 2 kilo lang naman ang binawas ko. So I hope kayanin ko pa. Pero I think kaya naman kasi guys, after that alam niyo ba yung nararanasan ko lately? Kumbaga parang full pa rin yung stomach ko. Morning kakain ako ng rice talaga kasi pag that may work ako sa morning, so hindi pa pwedeng hindi ako kumain ng rice. So ngayon ang sa tanghali kakain akong konti lang din, and then sa gabi para hindi na ako kumain ng rice, nag-cereal na lang ako. So sa gabi walang karne, walang fruits lang at saka cereal lang yung kinakain ko. Walang rice. So, yun lang. Nga pala, shout out to my YouTube friend, Miss QQ. So, and ito yung video na ni-request mo sa akin last day. Kasi yun na naman, medyo mahiyain nga ako, di ba? Mahiyain. So, syempre, hindi naman kasi yung iba, kilala ako, sabi nila, bakit mahiyain ka? Eh, di ba, gumaganap ka sa television. So, yeah, oo naman, gumaganap ako sa television, pero iba pala yung, iba pala yung ikaw nagdidirect sa sarili mo. And yung alam mo, yung parang ako nasa stage na magpe-perform, magkakanta ako sa stage kasi dati, di ba? Na bigla kang, pag nasa stage ka na, wala na, hindi mo na alam kung ano yung script, di ba? So, ganun, parang yung bago pa naman yung yung stage performing mo, okay pa eh. Kompleto pa yung script mo eh, and then kabisado mo eh, no? And then after nung nasa camera ka na, di ba yung bigla kang na black? Oh my god. Ano sasabihin ko? So bigla na lang like this. So kanina may iniisip ako na sasabihin ko, nagsulat-sulat pa ako. So medyo ganito siguro gawin ko. Pero nung nandito na ako, ayan na siya. Yan na lang. Guys, pasensyahan nyo na kung ano yung nakikita nyo sa ngayon. Dahil, yan lang yung nakayanan ko. Yan lang yung nakakayanan ng utak ko, ng ng hiya ko. Okay, so, medyo kailangan ko pa ng kapal ng face. Okay, so, Miss QQ, ito na ha, your wish is granted na, okay? And, shout out ko sa aking mga member, ang dami nun. Parang ang dami-dami, no? Sa aking member na si Angelus Nakila, and, Justin TV. So, guys, pakisupport nyo po sila, ang mga channel nila, ay mga baby pa. And sila po yung mga channel na katulad ko din dati na parang walang interest na mag-YouTube like this. So, ayun, nagpapasalamat ako sa aking coach. Coach, diba? Ang aking mentor, YouTube mentor na si DJ Heartbeat. So, dahil sa kanya lahat yan, dahil hindi niya ako pinabayaan, yung mga oras na nag-uumpisa pa lang ako. So sabi niya nga, bakit hindi ka na lang mag-YouTube, meron ka naman palang channel. So sabi ko, ano naman gagawin ko sa pag-YouTube, mahihiyain nga ako, di ba? So ayan na, kahit na sabihin natin nag-extra ako sa television, iba pa rin talaga yung ikaw yung nagdedirect sa sarili mo, no? So, at saka, syempre, beginner ako eh. So, hindi ko alam, hindi naman ako director. So, hindi ko alam kung paano gawin. Dahil, sanay lang ako na dinedirect lang ako, ito gawin mo, ito yung lyrics mo. Ito yung script mo.
And then, yan. Yan na yon. And then, minsan kapag naguluhan ka, at least, pwedeng umulit, di ba? Pwedeng ano, ulit yung scene. So, balikan natin, o. No? Hanggang sa practice makes perfect nga, di ba? So, nakakailang ano kami? Nakakailang, sa isang scene lang, nakakailang ano kami? Nakakailang take kami? Hindi lang 10? Mahigit pa. Hindi lang 10 or more pa. Kasi, minsan guys, sa isa, minsan meron kaming shooting na isang araw, isang scene lang talaga. And yun lang yung pabalik-balik. Well, syempre kasi, iba-ibang ano eh, iba-ibang, isang scene lang, pero iba-ibang, tawag nito, oh, ito mo, na-block na ako, hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko. So, iba-ibang location, ano, hindi naman location, nasa dila ko pakihugot mo nga. So, yun na yun, I think, alam nyo, ibig sabihin, oh, no! So, yun yun, guys. So, I hope na intindihan nyo yung gusto kong sabihin. Ganito tayo. So, sana, pasensyahan nyo na po kung bakit ganito. So, yan. Ang hirap talaga ng beginner, no? So, I hope mapi-perfect ko rin siya. Well, okay lang. At least, makikita nyo rin na saan, kung saan ako nag-i-start. So, hindi katulad ng, ano, hindi nyo, isipin natin na kapag tayo mag-YouTube, hindi talaga perfect kaagad. So, lalo na, pag ako nag-video, ako nag-direct sa sarili ko, ako nag-ano. So, di ba parang ang hirap gawin? Tapos, pagkatapos ako pa mag-i-edit, parang ang hirap, di ba? So, guys, hindi madaling mag-YouTube, but, napag-aaralan naman yan. No? Okay, sige. Okay, maraming salamat sa inyong pagtitiis, sa inyong panunood, and staying with me, and ito, mali-mali na yung sinasabi ko, di ba? So, andyan pa rin kayo. Salamat sa pagtsatsaga. And I hope, I'll do my best na maging okay din someday, no? So, maraming salamat. See you. Ciao!